Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan kung sasabihin nga natin bago magumpisa ang season na may tsansa na maging all-star si Buddy Hield ngayong taon, malamang ay maswerte na nga kung may isang sasang-ayong sayo, lalo na't nasa Western Conference nga siya. Kung may anim na pwesto dito ai halos tiyak na si Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry at Anthony Edwards sa apat na pwesto. At andyan pa nga sila Devin Booker, De'Aaron Fox, Jalen Green, CJ McCollum, DeJounte Murray, Kyrie Irving, James Harden at iba pa. Well, ngayon nga ay may tsansa si Buddy Hield na maging all-star kung may pagpapatuloy niya ang solid performance at mananatiling pasok sa top 3 ng West ang Golden State Warriors. Last season nga ay nagtala si Buddy Hield ng 25-point games. Subalit ngayon sa Warriors, sa first 7 games na dito sa season na ito ay mayroon na siyang 3 25-point games. Nagtatala din siya ng 22.2 points, 4.2 rebounds and 2.4 assists per game on 51.6% shooting sa field, 51.7% sa 3-point line at ginagawa niya lamang ito sa loob ng 25 minutes of playing time. Ngayon nga ay nag-a-average lamang si Stephen Curry ng 20 points per game. Sino nga ba mag-aakala na hindi si Curry ang magiging number 1 scorer ng Warriors to start the season? Sino ba mag-aakala na si Buddy Hield at hindi si Curry ang magiging number 1 sa 3 points made sa early part ng season na ito? Sa ngayon ay malaking parte si Buddy Hield kung bakit maganda ang tinatakbo ng Warriors kahit na mahinga si Curry ng 3 games at ang iba pang players. Obviously, ang tanong ay magiging consistent pa siya. So far, isa pa lang nga ang bad game niya ngayong season. At kung magkakaroon nga ng dalawang All-Star ang Warriors ngayon, lalo na sa Chase Center gagawin ang All-Star Weekend, at least sa ngayon nga si Buddy Hield ang second best player nila. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Ang former number 1 pick ay nagpapakita ng superstar potential sa kanyang first 5 years sa liga. Ganun pa man, ni isang beses nga ay hindi pa siya nakakapaglaro ng playoff basketball dahil sa kanyang mga injuries. Well, ngayong season nga ay pumasok siya sa training camp na in shape matapos na magbawas ng timbang. Ganun pa man ang kanilang team naman ang tinatamaan ng injury bug. First game of the season ay nagtamo ng fractured hand injury si DeJounte Murray. Out nga siya ng mahigit isang buwan. Sumunod naman ay si CJ McCollum. Out din nga ito ng 2 hanggang 3 linggo dahil sa adductor strain. At si Herb Jones naman ay out ng 2 hanggang 4 linggo dahil sa right shoulder strain. So makakapag-miss nga sila ng most likely 10 or more games. At sa West nga ay napakalaking bagay nito. Isa o 2 talo lang ay tiyak na magiging malaking bagay sa dulo ng season. Napakatindi nga ng talent sa West mga kaibigan at tila ba walang off days. Lahat nga ng teams ay malakas. Sa ngayon, ang Pelicans ay may record na 3 wins and 4 losses. Tinalo sila ng Atlanta Hawks at Portland Trailblazers na hindi mga kalakasan na team. Ang next game nila ay laban pa sa undefeated Cleveland Cavaliers. So good luck na lang nga sa kanila. Kung sakaling bigo na naman na makapasok sa playoff si Zion, another wasted year nga ito para sa kanya. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?